sa inyo na Tuto sa Maki, natuto sa buhay, uso o trending and Maki, magsaya kasama ko. Ayun nga mga kanatuto, maraming salamat po sa patuloy na panonood kay Natuto sa Maki bilang Hardineo. At sana sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe lang and click the bell button para lagi kayong updated sa mga video pa ni Natuto sa Maki, na marami pang video po na i-upload si Natuto sa Maki bilang Hardineo. And yung nakita nyo po na intro na video, yan po ay guardian dyan sa SM na pagmamayari nila Doc Sharon. Eh, nandyan din sila Nanay Cressing, o Nanay Selly, Chari Christian, and also si Iking. Sila yung mababait na nagtitinda ng mga halaman sa Bunsoy Garden dyan sa SM. Ang ituturo ko pala sa inyo ngayon, mga kanatuto, ay yung paggawa ng dish garden. Diba ang ganda? Pag nakita mo, wow, ang ganda. Paano kaya talagang gumawa nito? Alam niyo ba, mga kanatuto, na pwede kayong kumuha ng kung ano-ano lang mga bato, o kaya mga driftwood dyan sa inyong bahay, eh, yung mga hindi nyo ginagamit na mga paso, o kaya yung mga kawali nyo dyan, pwede natin gawin yan dish garden. Pero yung syempre, yung basic ang ituturo ko sa inyo, and excited na ba kayo? Ako nga pala si Natuto sa Maki bilang Hardineo, at ito yung mga gagamitin natin. So ipapakita ko rin sa inyo. Mga kanatuto, ito yung aking room. So nandiyan yung iba't iba kong klasiko pang halaman. So mapansin nyo yan. Gung sa taas, dun! Ayan. So yan yung room ko. So ito yung mga gagamitin natin for our dish garden. Yan. So may dish garden ako na testing isang araw. Yan. Meron tayo na moonlight, so may cactus tayo. Yan, mapansin nyo, may cactus tayo. And cactus, succulents. Yan, may cryptanthus din tayo, o yung earth star. Yan, so meron tayong snake plant na bacularis. Yan. So meron din tayong pitonya. And ito yung mga pebbles na gagamitin natin. Yan. Itong mga pebbles nito, mga kanatuto, ay mabibili nyo rin sa Bunsoy's Garden. Also, ito yung moss. Gagamit tayo ng moss. And vermicast. And yan. So, ito ay isa nga ng sampalok kinuha ko sa baba, dito sa bahay. Tapos, meron tayong yan. Meron tayong tea plant na variegated siya ng pink. I don't know kung ano siyang variety. Tapos, ito yung ginawa ko kanina kagabi. So, sanga din to ng sampalok. So, gagamit tayo para pang design natin. Yan. Tapos, meron din ako dito na rice hull, yung carbonized. Lalagay ko siya dun sa pinakailalim. So, mag-start na tayo, mga kanatuto. Actually, excited din ako. So, ito yung una natin gagamitin. Ito munang maliit. Make sure lang na may butas para syempre hindi... pag overwatered kasi ang halaman, maaari siyang mamatay. So, tips ko lang, pag bumili kayo ng pot, lalo kung wala pang butas, minsan may mga mark lang na kung saan mo siya bubutasan. So, gumamit kayo, mga kanatuto, ng soldering iron niya tatawag. So, mura lang to, nasa wala pang 200 o nasa 100, o depende sa bibilhan nyo kung original. So, laging tatandaan, yan. So, isaksak nyo lang, tapos butas. Kasi kung gagamit kayo ng mga pako o matatalim na bagay, maaari siyang magkalamat, di ba? Parang relasyon lang yan, mga kanatuto. So, pag may lamat na, alam na this, okay? So, ang gagamitin natin, so, itong moonlight, tapos itong dalawang succulents. Okay. Yan. So, dalawang succulents. Ang gagawin ko lang, itong moss. Itong moss, kailangan basain natin. Ang ginagamit kong tubig, since meron kami istaka ng tubig pag umuulan, yun. Mapansin nyo yan. Ang kagandahan ng moss kasi, yan, nabubuhay kasi yan. So, basain lang natin. So, ginagamit ko na tubig ay tubig ulan. So, ganyan lang. And, start na tayo. First, itong lagyan natin. Una lang, lupa lang. Okay. Ito ay mabibili rin sa Bunsoy Garden, mga kanatuto. Ayan. So, mapapansin nyo, ito kasi ay fertilized soil na to. Kasi ito yung mga dumi ng mga earthworm. So, ito ilagay natin sa gitna. Oh. So, kaya meron tayo nito kasi minsan,
gumamit din ganito. Brush lang, pink brush. Medyo siksikin lang natin yung samian. And then, ito naman yung succulent natin. Actually, para tumami mga biyat ng rose. Madali ito mabuhay. Kaya, yun. Pag naglagay kayo, mga kanatuto, isip lang na 1 to 2 minutes kung paano nyo gagawin. Kasi hanggang 5 minutes na. Bahala kayo mga kanatuto. Depende sa ano nyo. Actually mga kanatuto, pwede naman kayong ano, gumawa kung ano yung may halaman sa inyo, halaman sa bahay nyo, so yun ang gagawin nyo. Kung wala naman gusto nyo mas maganda, bili kayo ng halaman sa garden. Siyempre doon kayo sa bonsai's garden, bumili. So ganyan lang, make sure lang lahat meron. Parang itong tower, no? Itong tower na moonlight. Moonlight. So ang boss kasi, ano lang yun eh, napakadali lang i-apply. Ang kagandahan ng moss, nabubuhay yan. So, magi-green siya. Ganun din. Tinan niyo yung kulay. So, dapat, yung pag gumawa kayo, nagre-replay, tawag dito, nagko-compliment din siya sa ginamit mo na pot. So, magko-compliment siya kasi huwag kung maroon na ganito at maroon pa yung halaman mo, ala, hindi na siya makikita. So, dapat, to green and then ibang color. So, nagko-compliment yung color ng succulents natin tsaka ito, dito sa pot. So, yun lang yung, ano, yung tips na pwede niyong gawin. Tapos, huwag over-decorated. Pag over-decorated, ala na, medyo, alam yun, parang tao lang. OA na siya minsan. Start naman tayo mga kanatuto sa next natin. So yung mga sobra kanina na lupa, ilagay natin dito. Pansin nyo, medyo malalim. Ang next natin itong tea plant. Itong tea plant yung gumitin natin. Uy, talagang stable na doon. So, cut lang natin. Okay, then. Ang sikreto lang dito, isip lang kayo na cut lang yung gamitin natin. Tapos, next natin, so, nailagay na natin siya. So, next natin ito. Halagyan natin siya ng pot. Ito yung... Yan. So, naisip ko, better kung... Lagyan natin siya ng... Itong coco pole. Itong coco pole, talihan ko siya dito. Mas better siguro kung talihan ko siya para magmukhang bakon. So, madali lang naman. Malit pa naman yung monstera deliciosa ko.
just wanna be hold you. Time to say goodbye you. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Make me fight again. Ito na nga ang ating Dish Garden! I hope natuto talaga kayo. Diba, napakasimple lang gumawa ng dish garden. And special thanks nga pala sa Bunsoy Gardens and especially to Nanay Sally and Doc Sharon and syempre sa Martinez Nest and sa family ko sa Nueva Ecija. Maraming sa AKK siyang nag-video sa akin ngayon. Maraming salamat. And sa lahat pa na hindi nagsasubscribe, mag-subscribe lang po. Click the bell button para updated kayo sa maraming mga video na i-upload yung Natuto Sumaki bilang Hardineo. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye.